Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming maraming salamat po sa mga parents po natin, mapananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya. Ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Update po natin sa Kim Pao at iba pang ang showbiz ganap. Ayon po sa aking legit na source po, ayon po ito sa aking legit na source, ay talagang nabighani daw na ang pamilya ni na Paolo Avellino at mga, siguro mga fans din ni Kim Chu ba, na yung nakita nila si Kim Chu ng personal sa mismong bahay ni Paolo Avellino. Kasi malaki kasi yung compound, which is, kung sa mga taga Baguio po na nandyan, as of now, ay alam niyo po kung ano yung sinasabi ko na dun sa mismong bahay nila, Paolo Avellino, dun ba? Malaki kasi yung compound. Talagang renovate. Nung bago pa lang daw yun, yung mga 1980s pa daw, ayon po sa aking nanay, maliit pa lang daw yung na compound noon kasi parang kumbaga ba, family house pang dating. Pero dahil lumaki din sila Paolo Avellino doon at nagkaroon na din ng medyo magandang buhay, naging marami na din mga investment at yun po ay in-improve po nila hanggang sa lumaki yung kanilang bahay at lumawak po. Ayon po sa aking legit na source po, yung pagdating pala ni Kim Chu, di ba naganda kasi sila Paolo kasi may meet and greet kasi kay Kim Chu dahil nga po recommended kasi ng nanay ni Paolo na makita talaga si Kim Chu na yung si Kim Chu lang ba? Yung wala yung media, wala yung mga kasama, ganun ba? Kasi nga, ayaw kasi ni nanay ni mami ni Paolo na isa sa publiko lahat yung makaganapan dahil nga po, hindi po siya sanay sa ganun na sistema. Sana naman po sa mga naghahanap ng resibo or mga picture dyan, pasensya na po kayo ha. Umanhin po dahil po sinabihan kasi yung aking legit na source sa mga bisita po doon na okay lang daw na makita nila sa personal si Kim Chu pero yung picturan ang kaganapan sa loob at pidyuhan po ay respect. Ang sabi daw po sa kanila, respeto po nila ang kanilang privacy. Yan po, malinaw na malinaw po dyan na kailangan po natin irespeto ang privacy ng bawat tao sa atin. At ang sabi nila, okay na makita nila si Kim Chu ng personal pero wag po mag-take ng videos at sa mga picture. Kaya sobrang linaw po dyan at yung mga ibang fans po dyan na naghahanap po ng resibo ay wala pa akong maipapakita. Kasi nga po, yan po kasi yung sinabi ng pamilya ni na Paolo Avellino na ayaw po nila na lahat ng kaganapan sa loob ng bahay po na ay sinasa publiko. Sana po sa mga fans po dyan ng Kim Pao, huwag po kayong magagalit sa mga content creator na yung pinapakita na picture ay yung mga previews. Kasi nga po, ang sabi nga po, respeto na po sa kanilang privacy. Hopefully, maintindihan niyo po yung kagaya ko na vlogger na kung saan ay kung sinabi na irespeto natin ang privacy
ay kailangan po natin gawin yun bilang totoo naman kasi kailangan natin irespeto yung privacy at nasa sa inyo na po yan kung maniniwala po kayo or hindi sa ating vlog. Ang masasabi ko lang po ay nasa inyo naman po yan. Choice nyo po yan. Decision ninyo po yan. Ang akin lang ay makapag-update sa mga fans na makimpaw update at iba pang netizen po. Kasi nga po, alam ko sa inyo ay gigil na po kayo na update kung ano talaga yung kaganapan sa bahay nila, Paolo Avellino. Maintindihan ko po kayo kasi hinahanap niyo pong resibo. Pero sana naman po, intindihin niyo din po yung sitwasyon na respect for their privacy ayon po sa pamilya ni Paolo Avellino. Okay? Sana wag po kayo magagalit ha. Ina-explain ko lang po ha. Baka kasi na naman, may mga bashers na naman dyan magsabi na, napakasinungaling mo, dapat maglatag ka ng resibo. Alam mo, sa paminsan-minsan ba? Sa atin ba? Kapag ina-update mo yung mga fans na mga Kimpaw ba? Yung mga fans ha? Yung mga supporters ng Kimpaw. May mga bashers talaga na fake news to. Ginagawa lang to ng content para kumita. Kumita ka na sa content mo. Hindi po yun yung tamang way po ha. Pag-uusap lang po. Hindi po yun yung tamang way na sabihin mo na fake news dahil walang resibo or walang picture na nakikita. Kasi nga po, kapag may picture naman na nakikita po yun, ibig sabihin po yan, si Paolo Avellino po ay wala sa kanilang bahay. Wala po yung kaganapan sa kanilang bahay. Kundi na sa Maynila, that is very confirmed. Pero pagdating sa bahay po nila, nakiusap ng kanyang pamilya na respetuhin natin ang privacy po nila. Kahit naman po sino, kung sakali po, dahil nga po, ayaw po nila na mababas po yung kanilang pamilya at inaalagaan din po nila yung kanilang reputasyon. Dahil nga po sa konting papindot mo pa lang ng cellphone mo, kapag kuha mo pa lang ng video ba kasi, madadala na yung mga tao na mag-comment ng napaka-negatibo. Sana naman po, maintindihan ninyo ha? Pag-uusap lang. Na-explain ko ito sa inyo, na wala po akong update na picture sa kaganapan ng bayan nila Paolo, dahil respeto po sa privacy nila. Hopefully, maintindihan nyo, okay? Yan po yung pag-uusap ko sa mga fans at sa mga bashers po ng aking content. Okay, umpisa na po natin ang Kimpaw update. Ayon po sa aking legit na source po ha. Sobrang saya yung nanay ni Kim Chu dahil hindi daw niya akalain na sisipot si Kim Chu ba. Dahil ang ina-expect kasi ang ina-expect daw kasi nila is si Paolo lang yung darating. Dahil nga po, nag-request din yung nanay ni Paolo na mamisita ba si Paolo doon dahil matagal na kasi hindi nakabisita. Ngayon, ang request daw kay Paolo is ask to Kim, invite Kim also to come at home para makita yung probinsya. Siguro, ito naman si Paolo ba? Hindi naman kasi natin alam kung ano yung conversation nila ni Kim Chu kasi hindi naman natin sila very close. Yan lamang po yung sa ayon lang po sa aking sources. Dahil isa lang din po akong fans ni Kim Chu. At alam naman po natin pagdating sa fans, hindi naman po natin pwedeng tanungin kung ano yung mga very effective na i-content natin. Kundi nagbabase lang po tayo sa mga kaibigan nila na kung saan po at malapit sa kanila. Yan po. Hopefully maintindihan nyo ha. Kaya naklaro ko lang. Ayon po sa aking legit na source ko ay hindi daw talaga in-expect ni mami ni Paolo Avellino dahil nauna nga daw si Paolo Avellino sa Baguio. And then at that moment din daw po when mga siguro ilang oras na nakalipas, andyan na daw din si Kim Chu. Sobrang gulat na gulat daw yung nanay ni Paolo Avellino. Which is alam mo, kapag ang nanay ang pinasaya mo kasi, kahit sinong nanay yung parang ma-surprise ka. Kahit sinong nanay dyan. Sasaludo sa anak.
kapag ikaw ay sinurprise ng isang anak mo na di mo talaga inexpect. That is wish for granted na tinatawag. Kaya nga po, itong si Paolo, sinurprise niya ang kanyang nanay. Pero pati rin po siguro si Paolo, or ewan ko lang kung pati rin si Paolo, ah, kasi hindi ko naman kasi yan natanong sa aking legit na sources, ang opinion ko lang. Alam na siguro ni Paolo na darating din si Kim Chu, pero hindi niya lang siguro sinabi sa kanyang nanay. Ang alam lang siguro ng kanyang nanay ay si Paolo lang talaga yung makakauwi. And then nung nandun na daw si Kim Chu, talagang bonggang-bongga ang mga pagkain ni Kim Chu. Talagang walang arte-arte si Kim Chu pagdating sa pagkain. Kasi nga, yung mga taga-Baguio kasi po, is they are very simple life. They are living with a simple life. Not like in Maynila na they are living with a decent life na yung baga sosyalan ba ang dating. Pero pag sa Baguio po, may mga social din sa Baguio. Kaso nga lang po, pagdating sa Baguio kasi, ang parang kumbaga, from the word Baguio, that is for the ancestors of provincia. Baguio City nga siya, pero it's look like province siya po. Parang kumbaga, probinsya siya, na kung saan po ay ang mga kinakain mo is very organic. At hindi lamang po organic. Lahat po yan, yung mga kinakain mo po, ay talagang maba old style. Makain mo doon yung mga ita, ganun. Si Kim Chu. Proud ako kay Kim Chu dahil nakita talaga ng nanay ko na kumain talaga siya ng mga old, ng mga, yung pagkain sa Baguio ba? Yung mga from ancestors or yung mga proud to say I am Baguio, like that. Sa pagkain kasi sa Baguio is yung tinatawag namin na itag. Yung magparti ka ng baboy, tapos ilalagay mo yan sa, ibibilad mo yan sa araw. Yun, pinakain din yung kay Kim Chu at tinikman din yung Kim Chu. At hindi lang niya tinikman, kundi hindi pa siya gumamit daw ng kutsara. She's using her hand, not the spoon. See? Sabi nga ng mga netizen kay Kim Chu, napakasimple pala ni Kim Chu. Marunong siyang makibagay. Kumbaga sa akin na bilang content creator, napaka-proud, very proud ka na makita yung idolo mo sa buhay na kung saan po ay nagkakamay siya at nakitaan ng publiko. Di ba imagine mo yan? Isa kang artista tapos magkakamay ka na kumain. Sa mga ibang artista kasi ba? Yeah, I'm not discriminating someone based on our observation. Sa mga ibang artista kasi yung bang pa-social effect ba? Halos hindi mo nakikita na nagkakamay sila in the act one or just they are yung pakita talaga ng artista ba sila. Pero itong si Kim Chu pag nagdaang sa Baguio, dyan mo makikita yung kasimplehan ni Kim Chu. Dyan mo din makikita yung hindi siya magarbo ba. Yung pananamit ni Kim Chu ay na-level dun sa lugar kung saan siya pumunta. Yung style ni Kim Chu na-level din dun sa lugar kung saan siya pumunta. Hindi po siya pumunta doon para mag-praise up ng kanyang pangalan or para mag-praise up kung ano yung kanyang fashion or whatsoever. Pumunta siya doon para makita talaga ng personal ang mami ni Paolo Avellino at sa mga kanyang mga fans din po. Yan po yung totoo dyan. Sa kadahilanan po na sa dami ng kanilang mga projects at may oras pa siya, mag-show pa siya, mag-host pa siya showtime. After that hosting, pumunta na siya dun sa Baguio at may mga commercial din siya na yun ay Glutacy. Yun po ay sabon na pampaputi. Isipin mo po yun na sa dami ng artista sa mundo, parang iisa lang si Kim Chu ang ina-approach nila para mag-endorse sa kanilang project. Marami din mga endorsement yung mga ibang artista. Pero iba to. Iba to pagdating kay Kim Chu. Dito mo talaga makikita yung talagang nag-trending siya at yung talagang sikat na sikat. Si Paolo Avellino po kasi is hindi po siya nag-update masyado sa kanyang Instagram.
Dahil alam naman po natin na si Paolo po ay mahiyain at hindi lamang po mahiyain, kundi may kwan kasi siya. Parang may phobia kasi siya. Kasi nung the last event kasi nangyari sa kanya ba na muntik na siyang nag-suicide ba? Parang ganun kasi yung nangyari kay Paolo Bellino. Pero hindi yan kasi, well, I'm just telling this one, I'm not for provoking someone. Sinasabi ko to para makaroon po tayo ng konting idea lang. Alam mo si Paolo Avellino, isa po siya sa mga nag-suicide na hindi natuloy. Kaya pag may mga parang organization or yung mga parang nagbibigay ng speech sa mga muntik ng nag-suicide, ay kasali na po dun si Paolo Avellino na nag-encourage sa kanila. Isa po siya doon. And I salute Paolo Avellino kasi mas pinili niya po na hindi tuloy ang kanyang pagsususide. At hanggang ngayon, sikat na po si Paolo Avellino. Isipin mo po yan, ha? Sa kabila po ng kanyang nakaraan. Sa kabila po ng nakaraan ni Paolo Avellino at ngayon po, tinitingala na po natin si Paolo Avellino. Dadako na naman po tayo sa mga ibang usapin po, sa mga ibang legit na kan po. Ayon po sa aking legit na source po ay si Catherine Bernardo ay may sumundo sa kanya sa airport. At ang hinala po ng mga netizen po ay si Daniel Padilla po yun. Dahil nga po, ang sabi nila po, yung style ng buhok at yung galaw daw ni Daniel Padilla, yun po yung nakita nila sa airport. Hindi, we are just waiting for the confirmation kung iyan po ay totoo. Kasi sa mga sinasabi kasi ni Carla Estrada, parang pinakonek-konek kasi yung mga sinasabi ni Carla Estrada na hindi pa sila break up, kundi break up lang daw sila sa social media. Yun yung sabi ni Carla Estrada. But we don't know if that is true kasi tayo po ay nag-a-update lang po sa Katniel. Kung yan man ay totoo, ay magpasalamat po tayo sa Diyos kung nagbalikan po sila. Pero kung yan po naman din ay hindi totoo, bahala na po kayong umintindi ko ano po yung naririnig din lang po natin. Kasi nga po, talagang parang kinukonfirm na kasi nila na nakita si Daniel talaga yung nagsundo kay Catherine sa airport. Ayon din po yan kay sa isang content creator na si Ogie Diaz ay talagang si Daniel daw yun. Pero binibigyan po sila ng karapatan na aminin kung sila man ay pag hindi daw magsalita, okay lang daw kapag hindi daw nila aminin. Pero talagang si Daniel daw yun. Yun nga po yung mga sabi ng mga ibang sources na ang Katniel ba ay naghiwalay talaga or just only propaganda para sa tignan, baka kung sakali lang ba na propaganda lang pa para matignan kung yung fans ba nila is talagang solid sa kanila ba. Ay, yan po yung mga question po sa ngayon na ako din po na bilang isang content creator, ay hindi ko din po yan masagot. Kasi nga po, nakikibalita lang din po tayo. At baka na naman po, hanapan na naman po tayo ng resibo niyan. Yan po, pag hanapan tayo ng resibo, may papakita naman po natin. Papakita na po natin at second hour vlog. Pero sa ngayon po kasi, ang pinofocus ko lang po kasi ay si Paolo Avellino at saka si Kim Chu. Yung mga pasensya na po ha. Pasensya, ako po ay humingi ng pasensya sa mga buzzers ko or sa mga fans ng Kim Pao na hindi po ako makapag-upload ng mga bagong picture po ng Kim Pao. Dahil nga po, wala din kasi sila pong bagong picture sa ngayon. At yung ina-upload ko lang sa ngayon, as of now, ay yung mga previous po na kanilang picture. Hopefully, sa mga fans at sa mga supporters po, ay maintindihan nila ang aking sinasabi. At pamaya na naman,
Baka mamaya may magbabas na naman dyan. At sabihin na asan ang resibo? Ito ay fake news. Yan kasi yung mga sistema nila eh. Pag yung hindi nila maintindihan, naghahanap sila ng something na talagang ibabas sa ino bilang isang content creator para lang masiraan ka ba. Pero sa akin po, huwag naman pong gawin yan. Pakiusap lang. Pare-parehas lang po tayong tao dito at pare-parehas lang din po tayo naghahanap buhay ng marangal. Huwag po tayong gumawa ng mga bagay-bagay na alam po natin na masasaktan po yung mga ibang tao. Pakiusap lang, please lang. Hayaan po natin na tayo po ay magkaroon po ng update everyday po. At saka hindi lang po yan. Kung hindi man po kayo makapanood ng mga updated pictures sa Kimpaw, intindihin nyo naman po. Huwag po tayong mambasa, pakiusap. Palagi ko po kasi yan inuulit sa inyo. Huwag po tayong mambas. Kung solid Kimpaw po tayo, proud to say at isigaw po natin na we are solid Kimpaw. Kahit may resibo man or wala, pag solid Kimpaw ka, isigaw mo na ikaw ay Kimpaw. At hanggang dito na lang pong aking vlog at maraming salamat po. Ingat po tayo palagi at God bless.